Sa mga balita naman sa labas ng bansa, nakauwi na sa bansang nasa 11 tripulanteng Pinoy ng barkong inatake ng militanteng grupong Houthi malapit sa Yemen. Sakay ng eroplanong galing Ethiopia ang mga Pinoy seafarer. Sa palipara naman ng NAIA Terminal 3, sinalubong ng mga mahal sa buhay at kawain ng gobyerno ang mga tripulante. Patuloy namang nagpapagaling ang dalawang iba pang Pinoy sa Djibouti sa Africa. Sinisikap naman ng gobyerno ng Pilipinas na maiuwi ang mga labi ng dalawang Pinoy seafarer. Yung palang mga labi ng dalawa ay naandoon pa ata sa barko. Hindi pa nakukuha. Samantala po naman, nakaalis na po sa pantalan ng bansang Cyprus ang barkong naglalamang nga ng 220 toneladang ayuda para sa mga Palestinong biktima ng digmaan sa Gaza Strip. At ayon sa report, may kargang harina, bigas at protina ang isang charity ship o ship na Open Arms. Tatagal po ang paglalayag hanggang 2 araw. Sakaling magtagumpay, ito na ang kauna-unahang pagkakataong merong nakapaglayag matapos harangin ng Israeli Naval Forces ang daan patungo sa Gaza simula noong 2007. Kinumpirma ng gobyerno ng South Korea ang pagkakaaresto ng Russian authorities sa kanilang kababayan. Sa press briefing, tinukoy ni South Korean Foreign Affairs Ministry spokesperson Lim So-suk na si Baek Won-soon ang naaresto matapos akusahan ng pagpapakalat ng sensitibong impormasyon sa foreign intelligence agencies. Nananatili ngayon si Soon sa Moscow matapos itong maaresto sa Vladivostok. Ayon sa ulat, si Soon ay dating misyonaryo na tumutulong sa mga trabahador ng North Korea na nakabase sa Russia. Wala pang inilalabas sa pahayag ang Kremlin sa nasabing issue. Dalawa ho naman ang patay matapos pong lamunin ng avalanche sa Hokkaido, Japan. Pawang taga New Zealand ang mga biktima. Kabilang sila sa 6 na biktimang natabunan nga po ng snow. Agad namang sumaklolo ang mga otoridad sa pinangyarihan po ng aksidente. At ayon sa report, walang inilabas pong avalanche warning ang Japanese authorities bago tumama ang naturang trahedya. Aabot naman sa 50 sakay ng eroplanong sugatan matapos bumagsak sa ere sa kalangitan ng biyahe nito o sa kalagitnaan ng biyahe nito sa New Zealand. Sa tindi ng aksidente, nayugyug ng malakas ang naturang aircraft na patungo sana ng Auckland. Sa kabila naman niya, naging maayos pa rin ang paglapag ng eroplano, saka din nila sa ospital ang nasa 13 pasahero at crew habang ang ibang sugatan ay sa palipara na ginamot ng mga responding medic. Patuloy namang nagsasagawa ng investigasyon ng mga otoridad sa pinagmula ng insidente. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.